This is your Mom Shimara. Welcome to my channel. Today we are going to make a simple makeup which is used for every day, and everybody can be use of this. And for those who are young, and for those who are in the middle age, for 40 and above like me. So this is the makeup for everybody. And on makeup, there's no old, and it depends upon those who are wearing makeup and how to do it, and this is the proper way of doing it. I already prepped my makeup with cleansing, toning, and moisturizing my face. The next one is, before I put on my makeup, it's just like this. Yan. It's a silicone type of primer so that your foundation will last. Hindi po siya huhulas. Next is this one, Maybelline Fit Me. I use this more often. And since we are going to use foundation only, very, very light on the foundation. So, yan. This side only, so you would see kung ano itsura or ano ang a difference ng walang foundation kung maglalagay ka agad tayo ng direct na powder sa ating face. So as you can see, it is more smoother than this yan. So, see that ito yung wala. So, kita pa yung mga maitim. This is more lighter and mas maganda na smoother na po siya. So, that's the use of foundation. Hindi naman mukhang patsi-patsi tayo, and you have to blend it. Blend and blend and blend. So, that's the secret of paano rin tatagal yung ating foundation. So, isama natin yung ating tenga, tapos yung ating leeg, yan, yung saan natira. So, now, sa mga beginners, pwede naman tayong gumamit lang ng kamay. Pwede natin kamayin yung foundation. At pwede rin tayong gumamit ng beauty blender. Ito yung parang sponge na kita natin na mukhang itlog, yon, or meron tayong sponge na malapad, meron din sponge na pabilog, square, rectangular, or yung parang trapezoid. And then, yan, just blend it. Okay, and to do your hairline. So, my ears and your neck. Yan, yung natira sa face ninyo, lagyan nyo yung, sorry, yung natira sa brush ninyo, yun yung ilagay ninyo sa inyong neck. Okay. So, I'm not going, yung foundation na Maybelline is not full coverage. This is just a medium coverage. So, back up, simple makeup lang po tayo. So, hindi na natin kakapalan, and hindi naman talagang kailangan makapal na makapal yun. Kailangan lang po talaga yung ma-blend lang natin ng tama yung ating foundation. For the next is our concealer. Conceal nga for something that katulad namin na 40 and above, and I'm now 52. Going 2 months from now, I'll be 53. So, alam nyo na, nagbabago ang skin ng babae. So, nagkakaroon ng mga blemishes, nagkakaroon ng mga eye bags dito. So, yung mga under eye area, medyo umiitim dahil napupuyat, nag-iiba ng tulog. And then, sa iba naman, to cover up yung kanilang mga imperfections, kaya gumagamit ng concealer. For this simple makeup,
I won't put so much on it. Just like dun sa talagang pakak na pakak or talagang full makeup yung gagawin. So, ayan, let's spread it. So, make it pantay. Okay. Ayan. And since this makeup is only for simple makeup only, and so, ayan, ito po yung tama ng paglalagay ng para sa ating under eye area para hindi po siya mag-crease or magkaroon po siya ng pagka matagal na tagal na yung makeup na suot-suot natin ay nagkakaroon na ng buo-buo para na tayong nakasuot ng mud pack ay sapagkat hindi na i-blend. Hindi na blend ng husto yung kanyang concealer and yung foundation. Hindi rin na-blend ng husto. Ayan. And then, as simply as that, I'm going to use this one, Nichido setting powder or loose powder. Kung kahit yung baby yun ninyo, pwede nyo pong gamitin yon. So, ayan. Tapit. Ayan. Tapos, put it in your, dito sa inyong kamay. Ayan. Tapos, tsaka nyo po siya ilagay dito. Sa under eye area. Sama natin yung ating eyelids, buong eyelids, dahil nilagyan din natin yun ng concealer as a primer para sa ating yung ating eyeshadow na ilalagay. So, kailangan po natin yan. Then, brush mo lang sa entire face yung natira doon sa brush. Next we have is our key light. Key light is light. Brush natin muna ng konti. Brush it up. Okay. Brush it up. Okay. Yan. Susundan lang natin yung tubo ng ating kilay. Yan. Susundan lang natin yung tubo ng kilay natin. Yun lang susundin natin para hindi tayo magkamali. I'm going to use the Project Vanity from Elana. Waterproof po ang Elana. Maganda rin pong gamitin. Elana is the best eyebrow liner na hindi huhulas na pagka nag-swimming kayo, pasa na humulas na yung makeup. So, Elana, ang Elana po ay hindi siya humuhulas kasi waterproof po siya. Ito, I recommend this product. Ayan, just follow. Just follow po yung inyo pong kilay, yung tubo ng kilay natin. Ayan. Shape nyo lang din yan. Ayan, so tingnan nyo kung pantay. Actually, hindi naman talaga pantay yung mga kilay natin eh. Tsaka meron tayong napakagandang shape ng kilay and meron naman tayong hindi natin matansya, no? Katulad ng kilay ko, hindi siya pantay and yung brows niya eh hindi rin ganun ka, no? Kasi alam nyo, pagka if you age, talagang nagbabago. Then, medyo darker, dito yung lighter. Okay? Yan ang technique ng tamang pag-eyeline, eyebrow. Okay? So, yan. Alam nyo, ito yung favorite kong kilay, itong sa kabila na to eh. Parang ang ganda-ganda niya. Ito medyo pagganon siya. So, ang hirap niyang anahin kasi pag itinaas ko naman na siya ng husto para namang sobra namang ng tapang na ng kilay ko. Ayan, okay? So, medyo
hindi siya medyo, kundi pantay na siya, pantay na siya sa tingin ko. And then now today, we're going to use a one shadow. Okay? One shadow lang tayo, which I'm going to use my Ever Vilena. Ayan. Alam ko, alam nyo lahat na Ever Vilena is very cheap, no? Very cheap. Actually, this powder is mag-iingat kayo. Bakit kayo kailangan mag-ingat? Because itong powder na to ay very powdery, no? So, kailangan ninyong maingat para yung inyong paglalagay ng eyebrow ay hindi siya kumalat, okay? So, everyday use lang only ang gagawin natin for everyday. Simple everyday use, okay? Okay. Then, dito po muna tayo sa may banda dito, sa labas, then papasok pa loob. Yan. You're going to use only one shade, then you have to blend it. You have to blend it. Ang ginamit kong shade, darker pink lang siya, okay? Darker pink, then one shade, then I will just blend it. And ang problema po pala ay yung hooded eyes. Yung hooded eyes or droopy eyes, ito po yun, ayan o. Oh. Yung pumapatong yung pilik mata, yung mata niya, pag pumikit na ganyan, talukap mo buo, pero pag dumilat ka, nasa ibabaw yung ito. Ayan. So, ayan. Kaya, kailangan ang pag-makeup ay dito siya, kung saan yung dito ka sa ibabaw, maglalagay ng makeup mo, yung unang pinaka-base makeup mo, para makita mo kung saan ka sa next paglalagay mo ng crease, para yung powder mo hindi natatabunan, so nakikita pa rin siya, and then it's always always pa B to lift your eyes mo, ganyan. So blend, kailangan lang i-blend ng i-blend yung ating shadows. So kailangan dito padiretso sa ibabaw nung talukap na yon na nagko-cover, so doon ka mag-uumpisa para makuha mo yung pinaka lumabas yung color niya. So, kasi pag dito lang, hindi, para ka rin walang eyeshadow nun. Hindi siya nakikita. And sa kabila, ganyan, dito muna sa gilid, or then going inner. Ayan. Tapos, pag nag-a-apply ka ng eyeshadow, huwag ka manggigil. Mas maganda, unti-unti ang paglalagay mo. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, ito yung aking talukap. Pumapasok siya. So, kailangan dito siya sa ibabaw para makita yung eyeshadow mo at hindi siya magmukhang lubog yung eyes mo. And so, you would know na ay yun pala yung tamang gawin mo. That's it. Okay, so, hindi siya dito. Yung kilay mo dito ay maglalagay tayo dyan mamaya. At bago tayo mag-eyeliner, ay tagyan muna natin yung ilalim. Kailangan yung ilalim ng nating ito, ng mata natin, nilalagyan din natin yan. So, kung ano yung inilagay mo dito sa ibabaw, yun din ilalagay mo sa ilalim. Depende sa iyo yun. Kailangan i-blend mo siya. Okay. Yan, sa gilid, dapat magka-connect siyang ganon. Okay. Tapos binabrush-brush mo rin siya para malinis. Next is going to put eyeliner. Yan. Okay. Dan lang. Then here.
kaya lang for the purpose of this video ng paglagay ng eyeliner para makita nyo, makita yung eyes ng mas maganda at mas lumaki yung eyes ninyo, no? Na nakikita yung shape niya din, pero simple pa rin naman. Okay, smudge natin. It's only in the half or 3/4 of your eyes. Yan. Yung nilalagyan, yung sinishade ninyo. So you have to brush it on para maging smoky. Yan. Okay. And so that's it. Hindi siya masyadong pero dito, okay. Yan. So, kitang-kita na ngayon yung ng eyes ninyo, pero hindi naman siya mukhang droopy. Tapos, yung ating eyes, yung ating shade, hindi naman siya mukhang ipinatong lang. Brabrushin nyo lang siya basta ng gusto. Yun lang naman yung secret niya. So, ito po yung sinasabi ko. Yan. Ito, yan. Pag ganyan po ang shadow. Para po malift yung inyong eyes dito sa gilid. Yung pinaka-droop niya, yung pinaka-hood niya, ay may kulay. Hindi po natatabunan yung ating mata. Okay. Curl. Tap. So, did you see? Did you see the difference? Maybelline, Temptation. Ayan. Nung unang film ko, nataranta ako. Sabi ko, nasan kaya yung pangalan nung mascara? Parang hindi ko makita. Pala hawak-hawak ko dito. So, yun. Yung ganyan, tinitwist yung hindi na po ako magpo-post eyelashes. Yan. Actually, hindi rin po ako masyadong pan ng false lashes. Only I use false eyelashes when it was a big party. Ibig sabihin ng big party, I'm going to event na bongga ka dahil. Kailangan paglalagay ng mascara sa mula sa ilalim, pataas, para yung, yan, malift yung lashes mo, tapos iniikot. Yan. So, ayan. And then, okay. You have to, if you are using mascara, you have to use mascara also down to make your eyes bigger and mahaba, plik mata mo, ayan. Diba? You have to put a little bit of contour. But not much. Dito po sa may tenga, down here. Dito sa may, kung asaan yung gitna ng may mata mo or gilid ng mata mo. Yan, dito. So, hanggang dyan lang po. Pag tumingin ka ng diretso, ito yung gilid ng mata mo. So, ito, tapat yan. So, hanggang dito lang po siya. Yan, ganyan lang. Dito lang siya. So, dyan lang. Hindi siya aabot doon. Hindi siya aabot dito sa ilong. Okay, so yan lang. Simply as that. Little bit of bronzer. Yan. Mali daw yung gumaganon ka. Kasi pag manong ka, parang duck face, lalo bumababa yung mukha mo. So, dapat dito siya. Dito. Yan. Okay. So, wag daw magda-duck face. Ganyan lang. Normal lang siya. Okay. Tama mo na rin yung nose mo.
Katulad ng nose ni Ma'am Shimara, medyo binayayaan tayo ng God ng medyo malapad na ilong. So, salamat pa rin dahil may ilong. Diba? Dayain nyo na lang yan sa contour. And, siyempre, wag natin kalimutan yung ating ibabaw. Ayan. Ito, ibabaw. Para naman hindi bawas-bawasan yung pagkalapad ng noon ni Ma'am Shi. Ayan. Yan ang technique. Kaya nilalagyan siya ng contour din siya. Cushion ng mukha. Kasama mo din yung mo dito. Ito, sa ilalim. Ayan, yung taba ni Ma'am Shi. Makikita. Ayan. So, dito yon na. Para dumate ng konti. Peachy yung aking kinukuha kasi color na shade. So, pagka morena or medyo may kulay, yung mga lighter lang. Okay? So, yun. That's it. Malagyan dito para daw meron daw sa araw. So, yan. Tapos na po. Lipstick na lang. Gamitin po natin ay medyo light pink. Light pink po. Or yung mga neutrals. Hindi po masyado. Blend yun na lang. Pwede natin gamitin siya ng ano. Ng dito parang gloss. Pero ako, nag-gloss ako. Victoria's Secret po. Yan. Okay. So, this is my final look. Simple lang po siya. Pero, kaya-kaya niyo po yan. Okay. Simple makeup for everyday. Pagka going to office. Yan. Meeting your friends. Going to the mall. So, kung ayaw nyo naman siya magmukha kayong pale na pale or walang kulay yung inyong face. So, ito po. Ito po yung pwede ko pong maisuggest sa inyo. Okay? So, thank you. Thank you for watching my video and I hope this simple tutorial ay makatulong po sa inyong lahat dun po sa mga bago pa lang nagbe-makeup or dun sa mga age na sa may age na nakatulad ko ay ito po ay magagamit po natin sa ating pong pang everyday. Okay, so this is it. Thank you for watching everyone and please subscribe and like my video and share it with your friends and I hope we can see you or I can see you on my next video. Just click the notification bell so that you would know every time I put a new video. Okay, so yeah, that's it. This is my new look. Yeah, simple. All right. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Bye.